beauty sabi. Sorry kung hindi ko alam, nabibidyon. Ito yung gigising ako, pupunta ako dito sa company. Actually, araw-araw, pare-parehas lang naman yun. Ganun at ganun, wampatang na kumbaga, kaya ayokong paulit-ulit na ibibidyo siya kasi magsasawa din kayong panoorin dahil yun at yun lang din ang mapapanood nyo. Pero kung nakikita nyo ngayon, medyo nahihirapan akong huminga kasi nga sinusumpong ako ng hika. And then, pauwi na ako sa bahay. Actually, nandito nga ako sa company, kaya lang, umuwi din ako. Then, wala pang 1 hour. Simula na nag-start kami, umuwi ako kasi medyo nahirapan na akong huminga. Dahil nga sa hika, di ba kahapon nakita nyo naman, nag-video ko. Medyo sinusumpong na ako kahapon. Tapos ngayon medyo inahatake na nga ng medyo malala ng konti dahil sumisikip na yung panghinga ko, sumisikip na yung dibdib ko. Ngayon uwi ako ngayon sa bahay, medyo magpapahinga lang ako ng konti bago ko mag-drive kasi hindi natin alam kung ano magiging cause kapag binigla ko yung sarili ko mag-drive pa uwi. So ayaw naman natin na maaksidente, kaya nagpapahinga ako ng konti. So kaya habang papahinga ako, nagbibideo ako, nagsasalita ako, nagdadaldal ako dahil ayoko nga nakatulala lang. May panahon talaga na ganito na hindi mo expectin ko ano yung condition na mangyayari sa katawan mo. Matatal. Baka mangyari sa akin. Mag-temporary leave ako hanggang sinusumpong ako kasi hindi nawawala yung hika ko. Dahil ngayon sa trabaho ko, araw-araw ganun at ganun yung trabaho ko. Kung baga papalit-palit, baka mag-temporary leave nga akong nito sa kumpanya. Ayan, medyo malaki yung mawawala sa akin kasi wala, huminto na ako ng Sabado, Linggo ko sa Itoluhin. Tapos magte-temporary leave ako dito sa company ng siguro mga 2 weeks para gumaling-galing na ako. Kasi talaga hindi ako gumagaling, guys. Kasi syempre, nagtatrabaho ka, pinapawisan ka, nababasa ka ng tubig, natutuyuan ka, tapos nakatuto ka sa aircon. So matutal, hindi ako gumagaling. Kaya baka yun na lang maging decision ko muna. Magte-temporary leave ako. Tapos pagka hindi maganda yung lagay ko nito hanggang mamaya, siguro pupunta ako ng hospital. Meron naman akong card ng company. Kasi dalawang insurance meron ako, guys. May family insurance ako ng health insurance namin. Plus, may binabayaran nga ako sa company ng health din, insurance din. Pero baka yun ang gamitin ko kasi mas malaki-laki na yung binabayad ko dun. Tsaka kung hindi ko siya gagamitin, wala, useless din yung binabayaran ko siya. Baka yun ang gamitin natin. Kung in case na mapunta nga ako ng hospital. So, tatry natin na ipapaalam kay Jowa na uuwi na nga ako, na sinusupong ako ng hika. So, hindi natin alam kung ano yung gagawin niya. So, try natin bago ako umuwi. Ayan na guys, ina-dial ko na siya. Hindi siya sumasagot. Nagre-ring lang siya, hindi siya sumasagot. Pero magulat yun kasi may tawag ako ng gantong oras. So talagang busy siya.
Nagtatrabaho kasi siya, guys. Hindi siya sumasa. Pero okay lang. Yan na lang natin muna. Mamaya makikita naman niya yung plate niya ng 9:30. So, 10:30 rito. So, meron tayo ilang... Meron tayong 39 minutes para ma-reach yung call niya. So, habang na siguro nasa bahay na ako. So, uwi na tayo, guys. Mamaya na lang ulit. See you, guys. Yan guys, may makikita kayong ano dyan ah. May mga nakasulat sa daanan na 30-40. Ayan yung speed lang na kailangan mong itakbo kada area. So, yan ang rules dito sa Japan guys. Na hindi ka pwede mag-overspeeding para hindi ka mahuli. Hindi ko na ipakita sa inyo kahapon yan. Ngayon lang. Kasi yung way nga natin na pa-uwi tayo ngayon. Grabe. Talagang malaki ang mawawala sa akin dahil sa higa na to. Kasi diba sunod-sunod din yung sobrang init dito na hindi ko talaga kinaya guys. Iba ang init dito at iba ang init sa Pilipinas, guys. Sinasabi ko sa inyo. Kung mainit sa wala nang iinit sa Saudi, sabihin na natin. Pero
siguro tuwing tag-init, eto ang pinaka sobrang tag-init, nakala mo para kang nasa sa loob ng sauna na talagang wala kang ginagawa pero tumatagaktak pawis mo, tapos lalo na pag kumilos ka na ng kumilos mas lalo pa. Kaya mahirap mainit, mahirap tag-init guys, hindi ko kinakaya. Ayan guys, siguro mamaya na lang uli guys, lumapit na ako sa bahay. Ay po mga ka-beauty jabi, maganda gabi po. So, hindi na ako nakapag-video kanina pagdating ko dito sa bahay. Talagang sobrang sama talaga nung ano ko, nung paghinga ko kanina. Pero ngayon, nakagising-gising ko lang. Medyo nakapagpahinga naman ako kahit papano. Yung sikip ng dibdib ko kanina, medyo umano naman na, although na maano pa rin yung paghinga ko ngayon, pero medyo okay na, kaya lang kinailangan ko pa rin na ano, tapos nakatawag ako ng tawag mula galing sa company, so inanon nila ako na pumasok ako bukas kung kaya ko, kasi nga medyo busy nga talaga na, tapos ang ano nun, siguro hindi natin masasabi bukas kung tatapusin ko yung oras hanggang matapos yung oras ng trabaho o hanggang 3 o'clock lang ako. Kumbaga iiksian ko lang. Pagka naramdaman ko yung sarili ko guys na hindi pa talaga ako totally ganun kaayos. So ikakat ko lang yung oras ko ng ganung oras para hindi rin naman talaga sayang at saka hindi malaki mawawala sa akin. Kasi by October na alala ko, marami pala akong kailangan bayaran. Kahit ngayon September, may mga bayaran din ako ngayon. Tapos, syempre hindi natin masasabi, diba guys, na na hanggang kailan pa talaga yung COVID na to. So matutal, wala naman akong COVID, kaya lang yung symptoms kasi minsan ng hika ko at saka ng COVID parang iisa lang din. Okay, pero okay naman na ako. So, talagang hika lang talaga to. Medyo uminom naman ako ng mga gamot ko. Ang ano lang to is wala akong nebulizer. Kasi pag bumili ka rin ng nebulizer dito is mahal nga. Eh, meron akong portable nebulizer. Hindi ko naman siya nadala. Naiwan ko naman sa Pilipinas kasi ginagamit din nila sa Pilipinas. So, matutal, kailangan kong umorder uli ng bago para naman sa sarili ko. Meron man ako, ang poproblemahin ko is yung gamot. So, wala rin akong stock dito. Ganun din. Useless din siya kung makaka-order ako ngayon. So, ang gagawin ko siguro, by next year, uuwi naman ako ng Pilipinas. Bibili na lang ako ng box ng gamot ko dun ng pag-nebulizer para stock ko na lang dito sa bahay. Para sumpungin man uli ako. Hindi na ganito kalala, medyo maampat naman ako kasi yung gamot nila dito medyo hindi rin ano sa akin kasi parang mababa yung dosage ng gamot nila rito kaya hindi ako mabilis gumagaling. Pagka may nebo ka medyo nakakahinga na ako ng maayos nun, hindi ako inabot ng ganito kumbaga mabilis yun ang ano ng pagkakaiba ng gamot sa Pilipinas tsaka gamot dito sa Japan. Depende sa case ng sakit mo. Mayroon silang mabilis na maampat yung nararamdaman mo. May ibang gamot naman na mahina lang ng dosage. So, siguro na ano lang ng doktor kasi nga
pagka may hika ka, hindi ka nila basta-basta bibigyan ng kung ano-anong gamot dahil nga yung allergy nga na nangyayari sa katawan mo. Hindi nila alam, so ayaw nilang umano ng gano'n kasi pagkaano, pwede silang ireklamo, pwedeng masarado ang clinic nila. So gano'n na lang guys, so yan po ang video natin for today. And then, siguro po, intayin nyo na lang po yung mga uploading video ko by Saturday, Sunday lang. Yung ano na yun, wala naman akong trabaho, nasa bahay lang ako. So gano'n na lang yung ano natin, yung gawin natin para hindi rin ako na mag-isip kung anong ano, at least may time ako mag-isip kung anong iko-content ko uli, kasi so matutal hindi na ako nakakagawa ng TikTok ngayon, although na meron ako mga nagawa ng first few months, pwede ko naman siyang i-upload, kaya lang mas magandang may ibang content pa rin ako syempre, diba? Pero yun na nga po, inumpisahan ko yung Japanese, basic Japanese language natin. So, susunod na po, may susunod po ako dun. Yun po ang abangan nyo. Either na Saturday ko siya ilagay o Sunday. Tapos, yung isang araw na ano, iba, bali, dalawang videos yung i-upload ko ng Saturday, Sunday. Pero magkaiba siya ng ano, ng araw at content. Kung alin dun sa dalawa yung may upload ko. Kung alin ang mauna. Pero ang usually na Monday to Friday, malabo po ako makakapag-video dahil alam nyo naman po kung nasan ako. Bali, yun at yun lang din ang gagawin ko araw-araw, wala pong iba. So, ayoko magsawa kayong mga viewers na, ay, eto na naman yung video niya, ganito na naman. Araw-araw, ganito yung video niya. Ayoko naman na gano'n ang iko-comment nyo sa akin. Or ayoko na ibabash nyo ako ng dahil lang dun kasi yun lang naman ang kaya kong ipakita, parang ganun. Ayoko nang ganun. So matotal kailangan gusto ko may content ako na ilalagay, may mapapanood kayong iba. Although na may napapanood kayong online challenge na lang namin ngayon ng mga bata ng ano sa cellphone lang. Wala po kasi kung pang-connect cellphone to cellphone para yung screen is nandun siya. Wala po kasi kung ganun. Murder po ako one time. Dito, iba naman siya. So, hindi rin pumede. So, noong last na umuwi ako sa Pilipinas, nagtanong ako kung magkano ang mahal niya. 1,000 ano yata, isang ano lang na ganun. So, kailan naghahanap po ako ng mas mura. Or, kung sino pong magaling maggawa ng ganyan, comment nyo lang ako guys. I-ano nyo sa akin, turuan nyo ako kung paano. Kasi, ano ko eh, although na marunong na ako mag-edit sa YouTube, o sa mga ano, pero hindi pa ako ganun ka-perfect o ganun 100% na maganda yung kalalabasan ng editing at yung po-post ko ng mga video. Syempre, alam nyo na parang beginner ako uli. Tagang beginner naman talaga. Although na nakakapag-upload. Kasi talagang ang hirap guys. Hindi ako ganun ka-ano masyadong mag-ano ng edit. Lalo na may mga epic na ganyan. Hindi ako ganun kagaling guys. Aminado ako dun. May computer man ako. May isang problema din ako sa computer ko. So, kailangan ko pang bumili ng parang Apple. May Apple ID ako. Pero, kahit sabihin mong ginagamit ko na yung Apple ID ko sa iPhone ko, na nakakabili na ako ng kung ano. Pero pagdating dito sa iMac ko, hindi ko siya magamit at hindi rin ako makabili ng kung ano kailangan ko sa iMac. Hindi ko alam kung bakit. Kasi may lumalabas dun na parang hindi ako, ano yun, sa madaling salita, parang hindi pa ano yung account ko na kumuha ng ganito o ganyan. Parang ganun. Basta parang isi-setting ko pa siya para makapag-download nga ako din sa computer ng mga editing na ano, para sa computer ko na lang i-edit lahat yung mga kailangan ko. Kaya lang, wala, hindi ko pa ano. Siguro, maghahanap na lang ako ng mag-i-edit. Kasi ganun din eh, wala rin akong time mag-ano. Siguro, bahala na si Batman muna. Pero pansamantala guys, pagtiyagaan nyo na lang muna itong mga ini-edit ko. And please like and subscribe. Don't forget, click the button.
tiny button pa. The bell para updated kayo lagi. And then huwag niyo na rin pong kalimutan is here. Talaga yun na naman ako naghahabilin na naman ako. Para po maging good vibes tayo lagi. Tsaka huwag po kayo mag-alala. Maglalagay po ako ng ibang mga content na mapapanood nyo na medyo matutuwa kayo. Hindi puro dal-dal, hindi puro ganito, hindi ganyan. Basta kung ano-ano pong mga content ang ilalagay ko, intayin nyo na lang po sa susunod na i-upload ko. Pero pansamantala lang, pansamantala po, medyo nahihirapan na naman ako huminga, naghahabol, hininga na naman ako. Tatapusin ko na po yung video ko dito. So, maraming pong salamat sa mga manonood. Don't forget po talaga, like and share. Thank you!